tayong i-check na Semicron ACR Tire Restore. So, kilalanin muna natin itong ating tire restore. So, meron siyang terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, doon tayo sa terminal 1. Meron siyang sign na AC. Terminal 2, meron siyang sign up positive. Terminal 3, meron siyang sign na negative. Terminal 4, meron siyang gate 1. Ayan o, ito. Gate 1. Terminal 5, meron siyang cathode. Cathode 1. Terminal 6, meron siyang gate 2. Ayan yung gate 2. Terminal 7, meron siyang cathode 2. Ayan. So, paano ba ngayon ito nating i-check? So, subukan muna natin sa multi-tester. Gamit ang X100K ohms. Try natin ang 1 and 2. Wala siyang reading. Wala. Ibig sabihin, sobrang taas ng kanyang resistance. So, ngayon, di natin alam kung buo sira siya kasi wala siyang reading resistance. So, check naman natin ang terminal 4-5. Meron siyang reading na 12 ohms. 6-7, meron siyang 13 ohms. So, hindi pa natin dito machi-check kung buo siya o sira. Pero dito, na-check natin na hindi siya shorted. Ayan. Meron siyang value. Meron siyang reading, may resistance. So, paano natin malalaman ngayon kung buo siya o sira? So, meron tayong gagamiting power supply na 12 volts at ilaw na 12 volts para malaman natin kung buo siya o sira. Gamit ang multi-tester, 12 volts ilaw tsaka 12 volts na supply. So, check natin. Ito na yung ating step 1 sa pag-check. Dito, tinilimitit na natin yung ating circuit. Ayan o. Nandun tayo sa ito ang ating supply na 12 volts. Ito yung isang line na to. Ito yung positive. Dumiretso siya sa terminal 1. Ito namang isang linya na supply natin, dumiretso sa terminal ng ilaw. Negative. Ayan, negative. So, ito namang terminal ng positive ng ilaw, dumiretso sa terminal 2. Ayan. So, paano ngayon natin malalaman kung buo siya gamit ang tester? So, checkin natin ngayon. Gamit ang X1. Gamit ang X1. Range X1. Pag ating tinester yan, test probe positive, tatapat natin sa 5, at itong negative, tatapat sa 4. Ayun, milaw. Sabihin, okay yung circuit. Bukan natin balik na rin. Off, yan. Sabihin, okay yung circuit niya na 1 and 2. Wala siyang problema kasi gumana siya dito. Yun. Sunod naman tayo sa step 2. So, dito sa step 2, itong ating linya na supply, ito yung positive, ito yung negative. So, ang positive natin, napunta ngayon sa terminal 3. At ang negative, same pa rin dito sa terminal ng ilaw. At ang positive niya, napunta ngayon sa terminal 1. So, nagbaliktad siya.
So ang gagamitin natin switch ngayon, ito ang ating 6-7. Ngayon, gamit pa rin ang tester. Positive probe, itatapat natin sa 7 at itong negative, tatapat sa 6. So ayan, nag-ilaw siya. Sabihin, okay ang kanya circuit. Baliktarin natin ang probe. Oh, nag-off. Sabihin, okay ang ating thyristor. Wala siyang problema kasi nag-function siya. So, yan ang ating simpleng pag-check ng thyristor. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. See you next video.